Welcome muli sa ating channel, mga kaboxing capital. Pag-usapan natin ngayon kung bakit tila hindi tumatanda ang mga boksingerong Pilipino. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at para updated ka, i-click mo yung notification bell, mag-like, share at comment ka na rin kakapital. So mga kaboxing capital, naging usap-usapan nga ngayon sa mundo ng boxing, ang tila ba patuloy na pagbasag ng mga Pilipino sa world record? Sobrang maraming mga taong napahanga, kabilang na nga ang mga kapwa boksingero. Dahil sa kabila ng kanilang mga edad ay patuloy pa rin silang lumalaban. Marami tuloy ang nagtataka at nagtatanong kung ano ba talaga ang sikreto ng mga boksingerong Pilipino. Noong kamakailan nga lamang ay ginulat ni Nonito the Filipino Flash Donaire ang mundo ng boxing. Dahil sa pagtalo nito sa mas bata, undefeated at world champion na si Nurdin Ubali, napakaraming tao ang nagduda. At ang daming wala nang antiwala na mananalo pa si the Filipino Flash dahil nga daw sa edad nito. Pero pinatunayan ni Nonito the Filipino Flash Donaire na mali ang haka-haka ng karamihan. Si Donaire ngayon ang pinakamatandang bantamweight champion sa historia ng boxing. At syempre, sino ba naman ang hindi makakilala kay Senator Manny Pacman Pacquiao, na sa edad na 40 anyos ay naging isang super welterweight champion pa. At kagaya ni Nonito the Filipino Flash Donaire, ay sobrang daming hindi nagtiwalang makukuha pa ni Manny Pacquiao ang super welterweight belt kontra sa mas bata, mas malaki at undefeated na si Keith One Time Thurman. Ginulantang nga ni Manny Pacquiao ang buong mundo ng boxing nang pabagsakin niya sa unang round pa lang ang mas batang si Keith Thurman. At dahil sa panalo niyang to, si Manny Pacquiao na ang pinakamatandang kampiyon sa welterweight sa historia ng boxing sa ngayon. At ngayon ngang Agosto ay tatangkain niyang muling basagin ang sarili niyang world record pag naipanalo niya ang laban niya kontra Errol Spence. At isa pang Pilipinong world record holder din ay si Gerry Penalosa. Si Gerry Fearless Penalosa ang nooy pinakamatandang kampiyon sa bantamweight bago ito nakuha ni Nonito the Filipino Flash Donaire. Si Gerry Fearless Penalosa ay naging kampiyon sa edad na 36 anyos sa bantamweight. Bagamat ngayon ay retirado na, ay talaga namang nagmarka ang pangalan ni Gerry Penalosa dahil sa mga accomplishment niya sa bantamweight division. Sa kabila rin ng mga pagdududa noon sa kanya na hindi niya nakaya maging kampiyon sa edad niya. So ano nga ba ang sikreto ng mga Pilipinong boksingerong ito at bakit namamayagpag sila sa larangan ng boxing sa kabila ng kanilang edad? Sa isang pahayag nga ni Timothy Bradley ay sinabi niyang ang sikreto ng mga Pilipinong boksingerong ito ay ang lubusan at seryosong pangangalaga nila sa kanilang mga pangangatawan. Ang pinagkaiba nila sa ibang mga boksingerong kampiyon ay hindi umano sila nagpapabaya, walang bisyo, hindi umiinom at hindi naninigarilyo. At kahit na walang laban ay patuloy ang pag-eehersisyo. Ikaw kakapital, sa tingin mo ano pang mga sikreto nila? Comment your opinion down below at kita-kits sa susunod na video.